Magandang araw po sa inyo, mga mag-aaral sa Ikasyam na Baitang. Kamusta? Ako nga pala si Ginoong Evan Lloyd C. Labra, ay inyong guro sa Araling Panlipunan. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa kalagahan ng economics. Ang layunin natin sa araling ito ay natataya ang kalagahan ng economics sa pag-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Gawain number 1, suriin ang larawan. Bigyan ito ng sariling interpretasyon. Pamprosesong tanong. Una, ano ang ipinakita sa larawan? Ikalawa, nakaranas ka na ba ng kalintulad na sitwasyon? Ipaliwanag. Pangatlo, paano ka gumagawa ng desisyon sa isang sitwasyon na kailangan mong pumili? Ikalawang gawain. Suriin ang bawat item sa una at ikalawang kolom. Pagpasyahan kung ano ang pipiliin mo sa option A at B. Isulat sa ikatlong kolom ang iyong desisyon at sa ikaapat na kolom ang dahilan na iyong naging pasya. Ilagay sa buong sagot ng papel ang iyong sagot. Pamprosesong tanong. Una, bakit kailangan isalang-alang ang mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon? Ikalawa, ano ang naging batayan mo sa iyong ginawang desisyon? Naging makatuwiran ka ba sa iyong pasya? Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Maaari mo ding maunawaan ang mga batas at programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali at gawi sa pamamaraang makatutulong sa iyong pagdidesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Pamprosesong tanong. Una, ano ang kahalagahan ng economics? Ikalawa, bakit dapat matutuhan ng isang mag-aaral ang economics at ano ang kaugnayan nito sa paggawa ng desisyon? Ikatlong gawain, isa-isahin ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics batay sa gampanin ng isang tao. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ikaapat na gawain, pag-isipan ng sitwasyon. Ikaw ay sinabihan ng iyong mga magulang na hindi kanila kaya pag-aralin pa sa kolehiyo. Ano ang gagawin mo? Titigil ka na lang ba sa pag-aaral at maghanap ng trabaho? O gagawa ka ng paraan para makapag-aral sa kolehiyo? Ipaliwanag ang iyong sagot sa isang sanaysay gamit ang iyong kaalaman sa mga konsepto, kahulugan at kalagahan ng economics. Isulat ang sanaysay sa isang buong papel. Tayahin, basahin at unawain mabuti ang bawat pangusap at piliin ang tamang titik na tumutukoy sa tamang kasagutan. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot.
karagdagang gawain, gumawa ng interview sa mga angkop na tao sa iyong pamamahay batay sa kanilang gampanin. Itanong mo sa kanila kung paano nakatulong ang kaalaman nila sa economics sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Alamin kung madalas ba nilang ginagamit ang konsepto ng trade-off, opportunity cost, incentive at marginalism sa paggawa ng desisyon. Mga mag-aaral sa Ikasyam na Baitang, naintindihan niyo ba ang ating talakayan sa araling ito? Hanggang sa susunod nating talakayan, muli, ito po ang inyong guro si Ginoong Evan Lloyd C. Labra na lagi nagpapaalala sa inyo na mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti.